Bago po ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout kay Sir Gold Bars. Shoutout po kay Sir Ernesto Poblador Mosquera. Shoutout din po kay Danielito. Shoutout nga din po pala kay Louis Pax. Shoutout din po kay Mike Draven. Shoutout po kay Sir Ronald Dansel. Shoutout din kay Juan Kengkoy Gaming. Shoutout po kay Ma'am Margie Music. And shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay July 11, 2020 and nandito ulit tayo ngayon sa may Bonifacio Shrine para makapag-update ulit. Medyo matagal-tagal na nung huling beses na nag-update tayo. And ngayon, eto yung i-update natin dito. Etong coffee shop ni Yorme. So as of July 11, 2020, eto yung makikita natin dito na pagbabago. Ayan, makikita natin yung mga bagong bricks na ikinabit dito. So, hugis ano siya, no? Hugis 8. Tapos, maganda to kapag tinubuan na ng mga damo. Kagaya ng mga nandito sa harapan natin. Ayan. Ito yung mga naunang bricks na ikinabit dito nung matagal-tagal na to. Mga mayigit, siguro months na nung kinabit. And ito, a few days ago lang nung inilagay ito rito. And ang ganda tignan, no? So lapitan natin itong ginagawang coffee shop ngayon dito. As of July 11, 2020. Ayan, may salamin na siya. And tingin natin dito. May bagong tiles na rin na parang 3D yung effect niya, no? Ayan, no? Ang tawag sa tiles na to ay Machuca tiles. So, sabi medyo ano daw to eh, may pagka vintage. May pagka vintage itong style nitong Machuca tiles. And kung mapapansin natin dito, maganda rin yung pagkakabit ng mga bricks dito. So, meron na palang ano, okay na yung sa taas eh. Tignan naman natin doon sa may kabilang side. Tapuntahan natin itong nilalakaran natin eh, bagong ano lang, bagong kabit lang yan. So itong part na to okay na. And then yung banda ron, yung counter okay na rin, malapit na rin matapos. So yung nakikita natin dito na counter, ang tawag dyan ay
Sawali Design. So makikita natin yung medyo may pagka woody siya, no? And yung dito raw pala sa ibabang part, diyan ilalagay yung mga bread. So ito yung magiging counter and receiving area. Lapitan natin ng konti. And yung design dun sa taas, okay na rin, no? Okay, so dito tayo ngayon sa may medyo distansya ng konti para makita natin yung design niya kapag medyo malayo-layo ka ng konti. So atras tayo ng konti rito, tapos ito natin titignan. Ayan. So ito yung design nitong coffee shop na talagang Filipino inspired and modern and may pagka traditional. Ikutan natin banda rito. Tingnan natin kung ano yung mga meron dito. So ngayon titignan naman natin itong public CR dito na in-update natin a few days ago, last week, yan. So dito pala may ano, drainage dito. And dito naikabit na nila yung bricks sa gilid, kulay red. Tapos dito may parang ano to, meron ditong storage eh, pwedeng maglagay ng mga gamit and may nakita rin ako dito na parang mga switch dito banda. So lapitan natin yung banda rito. Ayan, napinturahan na. Last time yung part na to hindi pa napipinturahan eh, pero ngayon napinturahan na. Ito na lang banda yung hindi napipinturahan. So ayusin na lang dito, lalagyan na lang ng mga halaman. Okay na yan. Puntahan naman natin yung ibang side nitong Bonifacio Shrine na ginagawa ngayon, yung banda ron. Tingnan natin yung sa may harapan ni Andres Bonifacio, yung kartilya na katipunan. As of July 11, 2020 makikita natin dito sa loob nitong outpost. Nandito na, may upuan na oh. And may table na rin. So nagagamit na siya ngayon. Punta naman tayo dito sa may harap nitong kartilya ng katipunan. Saan ikinabit na yung mga concrete bench dito. Last time na nag-update tayo dito, nakita natin na nandun lang to sa may banda ron. Pero ngayon medyo ilang araw na nung ikinabit rito. Ang kulang na lang is yung damo, yung Bermuda grass. Yan, para maging ano siya. So ang ganda niya tignan, no? Kapag nandito ka sa likod and merong fountain dyan. Kanina pinagana itong ano, dancing fountain eh. Ganda tignan, di ba? Naikabit na. So pagka nailatagan na to ng damo na
Bermuda grass. Lilitaw na talaga yung kagandahan ito. Ayan, so nakikita natin dito sa harap natin etong Manila City Hall na may yung orasan dito. Napinturahan na siya na kulay gold. And pati rin yung mismong ano, building itong City Hall, pininturahan na pala ng kulay white. Tapos dito sa likod nitong kartilyo ng Katipunan, napinturahan na rin ng puti. So ano siya? Inalis lang muna yung mga letra dito, and eto dito nakalagay yung 10 utos ng Katipunan. Yeah. Nakalibutan ko dati yan eh. Marami nang nabago dito sa Bonifacio Shrine. Siguro ang hindi lang ang hindi na lang nagagalaw dito etong mga ano bricks dito. Pero halos lahat nabago na eh. Yung mga pupuan doon si Emilio Jacinto, ito ang laki na ng pinagbago ni Emilio Jacinto. Pati itong coffee shop. Ayan, pati yung mga halaman. And ito syempre, itong mga bollard lights. Ayan, green na green. Labi tayo rito. Ayan, silipin natin yung mga vending stall dito. As of July 11, 2020. So yun, nakikita natin dito yung apat na vending stall. Puro mga karinderya to, puro mga park, mga sasakyan, parkingan. Ayan ngayon na talagang green na green na, tsaka para siyang ano no, mini forest sa dami ng mga halaman tsaka mga puno. Okay, so as of July 11, 2020, ito pong update natin ngayon sa Bonifacio Shrine. And maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin. And sa mga susunod pa po ng mga update, kita-kita po ulit tayo. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.